Ayan! Hello again mga Inday, mga nakakaloka! Last night ko na dito sa Penang at kakatapos ko lang mag-gym. Cheers! Anyway, for today's video guys, ay papakita ko lang sa inyo kung paano kumain. Cheers! Di naman. Meron kasing nag-PM sa akin na isang subscriber. Ano ba daw yung mga hindi ko nagustuhan about dito sa US? About sa pag-US ko. Ano yung mga challenges? Ano yung mga things na ayaw ko dito sa US? Nung lumipat ako dito from Saudi Arabia. Actually, hindi ako from Saudi Arabia. From Pinas going here. Pero nag-Saudi Arabia ako. Kaya yun yung parati kong kinocompare between Saudi Arabia at saka US. Diba? Nga pala, nag-order lang ako ng KFC, guys. Ayan. Dito sa Malaysia, murang-mura lang yung KFC, dahil meron ka ng 3 pieces. Meron ka ng, ano to, parang potato na may gravy. Meron kang coleslaw. Dahil meron ka pang drinks. Only for $5 or $6. Siguro mga 25 or 26 ringgit lang to. Nakakaloka. Saan aabot? Saan naabot ang $5 mo sa UK? Baka maliit, sa UK. Sa ano, sa US. Baka isang maliit na hamburger lang, dai, ang aabutin. Yan ang fact. Napakamahal sa US, dai. Nakakaloka. Kaya enjoy na enjoy talaga ako pag nagta-travel at gumagastos ng using my credit card. Kasi wala namang foreign transaction yung ano ko sa yung credit card ko. So parati siyang ginagamit. Tapos pag na-charge, ay naku, murang-mura daw. Hindi aabot ng isang meal sa US ang $5. I remember nung kumain kami sa New York, nakakaloka. $50 ata kami din. As in. Pero dito, as in, murang-mura lang mga Inday. Lagay na natin dito, guys. Yung, para maano natin yung ketchup. So, ano yung mga hindi ko nagustuhan sa US? Unang-una na, guys, ay yung sick leave. As in, walang sick leave sa US, dai. Kung sa Saudi Arabia, kahit mag-sick leave ka ng mga 3 or 4 na araw or 2 araw or 1 araw man yan, binabayaran ka pa rin according to your monthly salary. Dito wala. Kung wala kang PTO or paid time off na nagigain mo kada buwan, usually nakakagain ka ng 12 hours kada buwan. Kung wala ka nun, wala ka pang ganun, walang bayad yung days na yun na nag-sick leave ka. So, walang sick leave dito, guys. So, if I were you, kung mahilig kayong mag-sick leave, huwag kayong pumunta ng Amerika kasi madi-disappoint lang kayo. Diba? Kagaya ko, hindi naman ako mahilig mag-sick leave sa Saudi Arabia at napaprostate nga ako sa mga taong panay ang arte. Hindi naman totoong may sakit, pero nagsisick leave. O, diba? So, pag napoprostate ka sa mga ganun, it means masipag ka sa Saudi Arabia. Pero kung napoprostate ka at ayaw mong pumunta ng US, kasi walang sick leave dito, dai, it only means na mahilig kang mag-sick leave at tatamad-tamad ka. At ang pinaka-allergic, allergic ang US dyan, sa mga nurses na tamad, bawal dito ang tamad, dai. So, kung hindi ka tatamad-tamad, come here to the US. Kasi hindi ka mapapastate. Walang mga nag-iinarte dito, dai. Sarap. Mm.
Pangalawang hindi ko nagustuhan about sa US. Gastos. Sobrang laki ng gastos dito, dai. Isang buwan, umaabot ako ng 100,000 pesos siguro. Sa gastos. Pagkain, car, insurance, sa'yo lahat. Hindi libre ang healthcare dito. Sa'yo, pero, single naman ako. At kahit sobrang taas ng gastos ko, kada buwan, ang naiipon ko or nasisave na money ko naman dito kada buwan ay hinding-hindi mo maikukumpara sa mismong net ko or mismong savings ko kada buwan nung nasa Saudi pa ako. Never. Kahit hindi pa ako mag-OT, yung 36 hours per week, hindi ako mag-OT, hindi mo siya maikukumpara. Yung pera or net ko ito ha, after na lahat mabayaran ng mga bills ko sa bahay, car, insurance, electricity. Psh! Hindi ako pwedeng magsalita sa sa mga may pamilya. Kasi syempre, mas magastos sila. Gatas, pampaaral, lahat-lahat na. So yun. Gastos, yeah, hindi ko siya nagustuhan yung una. Isa rin yan sa mga pinag-isipan ko bago ako magdesisyon na pumunta dito sa Amerika. Pero, lamang naman yung savings. Kahit anong gawin mo. Kahit magpakasasa ka pa dito, dai. Sa gastos. Malaki pa rin ang masisave mo. Lalo na kung direct hire ka. Kaya ikaw na single na pupunta dito, huwag basta makikinig kung kakani-kanino. Okay? Makinig sa kasitwasyon mo din. Kunyari, single ka pupunta dito. Nakinig ka sa mga mama o kaya sa mga family of 4, family of 3, family of 7. Ay, nakakaloko ang United States. Ayoko dito. Maraming bill. Hindi ako nakakasave. Tapos sasabihin mo, ay, hindi na lang ako mag-America. Si mama ano nga? Si ate ganito nga? Hindi nakakasave? Ako pa kaya? Day, makinig ka sa mga single, hindi sa mga... Kasi single ka, so ang pakikinggan mo yung gastos ng mga single dito. O diba? Bongga. Pangatlo, na hindi ko nagugustuhan dito sa ano, sa US. Pag mababa yung patient volume, for example, wala masyadong pasyente, at sobrang yung daming staff na nakaupo, especially for example sa emergency department. Nagpapauwi sila, dai. Kasi hindi ma-take ng ospital na binabayaran ka per hour ng napakataas, tapos paupo-upo ka lang. So, ang ginagawa ng mga employer dito, nagpapauwi sila. For example, ang yung shift ay 7 a.m. to 7 p.m. Sometimes, pauuwiin ka ng 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock.
Kasi nga, ano ang silbi mong sinusweldohan kung wala namang pumapasok na pasyente? Hindi katulad sa Saudi, kahit wala pang pasyente, sinusweldohan ka pa rin. O diba, bongga. So, walang garantiya dito na susweldo ka talaga based from your hourly. Wala kang guaranteed 36 hours per week. Kaya ang ginagawa ko na lang para makompensate o kaya ano tong tawag na to, just in case mapauwi ako anytime for this week, for example, nag-OT ako. Kahit mapauwi man ako sa kalagitnaan, ay meron pa rin akong extra hours na pang-cover nun. Diba? So yun yun. Yun yung pangatlong ayaw ko dito sa US. Yung pang-apat naman mga indal, ay mga ano, mga itsuserang Pilipino. Yung mga naunang Pilipino na nagmamagaling. Charis! Hindi naman, wala naman ganun sa ospital namin. Pero sabi nila sa ibang ospital, maraming mga Pilipino na iba yung ano, trato sa mga bagong Pinoy din. Parang ano, nagmamagaling, ganun-ganun. Kaya kung minsan, gugustuhin mo na lang na mga Amerikano yung kasama mo sa ship. So far, yun lang ang hindi ko nagustuhan dito dahil sa US. The rest, okay naman. Ang sinasabi nilang crime rate, naku dahil! Kahit saan ka magpunta, may crime rate. Yun lang mga inday, babay na! See you in my next vlog! Nakakaloka!